Oh, pero ako gusto ko tumakbo yan. Sige, tumakbo ka. Antonio Trillanes. Tumakbo ka sa Senado. Kitang-kita ang takot sa mga pananalita ni Duterte. Relax lang siya. Tutukan lang niya ang vaccine rollout. Next year pa naman, namin siya ipakukulong. Nagbanta pa ang tinamaan ng magaling. Ipakukulong niya raw. Baka naman ikaw gusto mong bumalik sa kulungan. Tanda mo, meron ka pang mga nakabinbin na mga kaso. Yo, what's up mga lods? It's me again, Peps TV. Welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayong araw po na to mga lods, tutunghayan po natin kung paano po nabaligtad ang sitwasyon kay Antonio Trillanes. Doon po sa pagbabanta niya sa ating mahal na Pangulo na ipakukulong daw po ito sa susunod na taon. Yan po ang ating tatalakay ngayong araw na ito. Pero bago po tayo mag-umpisa mga lods, kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo rin po yung notification bell para lagi kayong ma-update sa mga video ko pong ina-upload. Ayun nga po mga lods, dahil nga po doon sa mainit na banta ni Antonio Trillanes o ang talakera po ng ating bansa. Ayun po, umabot po sa Malacanang ang kanyang mga pinagsasabi. At ito po ang mainit na buwelta ni Sec Panelo. Ayun po, dito po mababaliktad po ang sitwasyon sa kanyang pagbabanta. Mukhang siya po ang makukulong sa susunod na taon. Dahil po nga, meron pa po itong mga nakabinbin na kaso. Dahil po dito sa kanyang pagngangawa, sigurado pong mas mapapaaga po ang kanyang pagkakulong. Ito po mga lods, tunghayan na po natin ang mainit po na buwelta ni Sec Panelo kay Antonio Trillanes. Si Presidente po ay nagbabala sa pagbabalik ng isang senador sa 2022. Sapagkat ang tinutukoy niya po ay si Antonio Trillanes. Dahil daw pag ito makabalik sa Senado, naku, ibibenta kayo nito sa demonyo, he will sell you to the devil. Sa kanya pong pagbisita kahapon, pinayuhan niya po yung mga Pilipinong boboto na iwasan niyo itong si Trillanes pag ito'y tumakbo na muli. Magbantay kayo. He will sell you to the devil. Be careful of Trillanes. Kapag yan nakaupo, patay! Ako, sabi ko sa mga Pilipino, pag yan, ang naging opisyal ninyo, di kayo. Walang hiya yan. Sa totoo lang. O hindi ba, alam nyo, ito talaga kasi si Trillanes. Marami itong tabulastugan eh. Maraming paninira ang ginawa nito. Natatandaan nyo nung kandidato pa lang si Presidente Duterte? Hindi ba sabi niya, yan si Mayor Duterte, daming pera niyan. Million-million dyan sa BPI branch. Dinalaan niya pang BPI branch. Ay, tinawagan ako ni Mayor Duterte. Sabi niya, Sal, huwakan mo nga yung kasong yan. Okay. Madalit sabi, di ako naging abogado niya. O yun, napatunayan nun natin. Yan, punta kayo dun sa BPI branch. Ang laman ng savings account niya, wala pa yatang 16,000 eh. Sus Maria Josep. Siniraan siya ng siniraan. Maraming paninira. Binili pati si Kitty. Yung anak niyang ngayon, teenager na. Aba! Kasama din sa drug links eh. Talaga naman itong si Trillanes. Biro nyo, pinag-aral nyo, libre, sa PMA, binihisan nyo. Pagkatapos, ang una niyang ginawa, hindi nga ito lumaban sa battlefield eh. So, opisina lang to. O biro mo eh, isa sa mga nanguna doon sa kudita. Ayun, nag-kudita, isang putok lang ang narinig, sumuko na. Pero marami yung nabola ito kasi binun yun, nanalo sa Senado eh. Kaya nung Senado siya, naku, ginawa niya naman plataforma yun para siraan. Maraming siniram buhay ito. Natatandaan niyo si, sino na nga ba yung nagpakamatay na dating Secretary of National Defense, na General? What's his name now? Si?
Secretary Angelo Reyes, remember him? When he went to Marikina, dun sa puntod ng kanyang magulang, and then he shot himself. Alam niyo ba ang dahilan? Because he was shamed, pinahiya po siya sa Senado nitong si Trillanes. That is the reason why he committed suicide. Sa laking kahihiyan, pinahiya siya doon. Marami yung talagang sinirang buhay itong si Trillanes. Opa, pati na nga yung, ano na nga ba yung, ano pa ba yung isa na inilabas niya si, what's his name now? Yung Matrix? Ano bang pangalan nun? Yung pala siya, ayun, si Bicoy. Yan si, hindi ba siya yung, siya rin yung nasa ilalim ng Bicoy? Kung saan eh, gumawa rin ng istorya, inamin ni Bicoy na si Trillanes ang may kagagawa nito. Marami yung kalukuhan to eh, pati yung pari sa International Criminal Court. Eh, hindi po ba? Sinasabi rin ng isang abogado, oh, actually si Trillanes ang pakulo niyan eh. Kaya winidrawn niya na nga yung kanyang communication sa ICC. Kaya tama ho yung sinasabi ni Presidente. Be wary. Kayo'y mag-iingat. Baka ito, mabola na naman kayo. Kaya ako naman ho, hindi. Alam nyo, mga Pilipino, alam na nila kung sino yung mga hindi lang pasabay, kung hindi talagang sinisira ang ating mga karapatang demokratiko. Ginagamit nila yung karapatan para manira. Hindi para i-uphold o i-protect ang integridad ng bansa kung hindi sirain. Kaya kayo po ay mag-ingat. Ano pa? Sabi niya, meron pa nga ito eh. Hindi lang nga si Kitty o si Veronica. Kung hindi pati si First Lady Annelette Avancenia, sinama rin ito. Yung sinasabi niya doon sa second video, ang totoong narkulis. Kitang-kita ang takot sa mga pananalita ni Duterte. Relax lang siya. Tutukan lang niya ang vaccine rollout. Next year pa naman, namin siya ipakukulong. Naku! Biro niya yun. Nagbanta pa ang tinamaan ng magaling. Ipakukulong niya raw. Baka naman ikaw gusto mong bumalik sa kulungan. Tanda mo, meron ka pang mga nakabinbin na mga kaso. Ano nga pala nangyari na sa kaso niya? Parang hindi yata gumagalaw. Talaga, hanga rin naman ako. Kung sa, ano, sa palakasan ng Abdo, number one itong si Trillanes. Talagang matapang ang sikmura nito eh. I really wonder how he can continue maligning people, especially the president. Pero ako, gusto ko tumakbo yan. Sige, tumakbo ka, Antonio Trillanes. Tumakbo ka sa Senado para makita natin kung paano ka tatanggapin o isusuka ng taong bayan. Okay? Sige. Tumakbo kayo. Para magkaalaman na.